receive His blessings and to feel His love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon, Father. Welcome to the sacred celebration and welcome to the Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. Today we celebrate the 30th Sunday in the Ordinary Time. Together with our intentions, we pray for all those people who recommend themselves to our prayers, those who are sick, those who are celebrating their birthdays and anniversaries today, and for the eternal repose of all our departed loved ones. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Gloria in excelsis Deo, and on earth peace to people of goodwill. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Let us pray. Almighty ever-living God, increase our faith, hope, and charity, and make us love what you command, so that we may merit what you promise, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. Thus says the Lord, you shall not molest or oppress an alien, for you were once aliens yourselves in the land of Egypt. For you shall not wrong any widow or orphan. If ever you wrong them,
and they cry out to me, I will surely hear their cry. My wrath will flare up, and I will kill you with a sword. Then your own wives will be widows, and your children orphans. If you lend money to one of your poor neighbors among my people, you shall not act like an extortioner toward him by demanding interest from him. If you take your neighbor's cloak as a pledge, you shall return it to him before sunset. For this cloak of his is the only covering he has for his body. What else has he to sleep in? If he cries out to me, I will hear him, for I am compassionate. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, I love you, Lord, my strength. I love you, Lord, my strength. I love you, O Lord, my strength. O Lord, my rock, my fortress, my deliverer. I love you, Lord, my strength. My God, my rock of refuge, my shield, the horn of my salvation, my stronghold. Praise be the Lord, I exclaim, and I am safe from my enemies. I love you, Lord, my strength. The Lord lives, and blessed be my rock. Extolled be God, my Savior, you who gave great victories to your king and showed kindness to your anointed. I love you, Lord, my strength. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, you know what sort of people we were among you for your sake, and you became imitators of us and of the Lord, receiving the word in great affliction, with joy from the Holy Spirit, so that you became a model for all the believers in Macedonia and in Achaia. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and in Achaia, but in every place your faith in God has gone forth, so that we have no need to say anything. For they themselves openly declare about us what sort of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to await His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the coming wrath. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, Teacher, which commandment in the law is the greatest? He said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it.
you shall love your neighbor as yourself. The whole law and prophets depend on these two commandments. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli po, magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. The readings of this 30th Sunday of Ordinary Time can be summarized in one word, that is love. The first reading talks about the love for our neighbor. The second reading talks about the love for the gospel or the word of God. And it was coined, these two readings were coined in the gospel of today. It is called the greatest commandment. The love of God and the love of neighbor. Pag-ibig, pagmamahal. Mga salitang gamit na gamit at madalas nating ikatuwa pero hindi natin lubusang nauunawaan. Love is one of the most used words, especially in the social media, especially to the young people of today. Pero isang bagay at isang salita na hindi lubusang nauunawaan. Ang marami sa atin, pag sinabing pag-ibig, ang iniisip agad natin ay ang pag-ibig sa kapwa o ang pag-ibig ng mga nagsing-irog. The mutual love. Subalit mga minamahal, napakalawak po ng pag-ibig. At ang mga pagbasa ngayong linggong ito ay nagtatanong sa ating lahat, saan ka na dinala ng pag-ibig? O anong kaya mo pang gawin dahil sa pag-ibig? Kayo pong mga mag-asawang naririto o kayong mga nagmamahalang naririto, anong kaya nyo pang gawin sa ngalan ng pag-ibig? O kayong mga walang asawa pero busy sa pag-aalaga ng inyong mga magulang, ng inyong mga anak kung kayo nag-iisa sa buhay, saan kayo dinala ng inyong pag-ibig? Baka po kasi ang nakakatakot na pangyayari ay tayo'y nagtatrabaho sa pamilya, tayo'y napapagod para sa ating kapwa, at iniisip nating tayo ay umiibig. Hindi po lahat ng nagsasakripisyo ay umiibig. Pero lahat ng umiibig handang magsakripisyo. Abangan ninyo yan, malapit ng eleksyon. Hindi lahat ng nagsasakripisyo ay umiibig. Hindi lahat ng nagsasabing, I will serve you, maglilingkod ako sa inyo, ay umiibig. Kaya, pilitin ninyong iboto ang mapagmahal na kandidato. Hindi yung masipag, hindi yung mabait, yung mapagmahal. Sapagkat lahat ng mapagmahal, kayang gawin ang lahat. Tutulungan tayo ng mga pagbasa ngayong linggong ito. Tatlong bagay tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay malaya, ang pag-ibig ay bukas, ang pag-ibig ay para sa lahat. Ang pag-ibig ay malaya, hindi dapat napipilitan. Ito dapat ay ginugusto, pinipili. Alam po ninyo kung ano ang mga palantanda ang hindi malaya ang pag-ibig? Kapag ikaw ay natatakot, kapag ikaw ay nahihiya, kapag ka gusto mong magparamdam ng pag-ibig sa iyong kapwa, but you're afraid to let them feel your love, hindi po tunay na pag-ibig iyan. Hindi malayang pag-ibig iyan. When you want to show love to your brothers and sisters or to your parents,
pero nahihiya ka? Yan ay hindi malayang pag-ibig. Yan yung mga napipilitang pag-ibig. Alam po ninyo, ang madalas nating sinasabi dyan, ay Father, alam na naman niya. Alam naman po niyang mahal ko siya. Sinabi mo, ipinaramdam mo, ay hindi Father, alam niya na po iyon. Yun ang mahirap sa pag-ibig. Iniisip nating alam nila. Kayong mga anak na naririto, huwag kayong masanay na sabihin ninyong alam naman po ng aking mga nanay at tatay na mahal ko sila. Pero sinabi mo, hindi po. Ipinaramdam mo, nahihiya po ako. Yan ay yung mga hindi tunay na pag-ibig. Yan yung mga napipilitang pag-ibig. Isang magandang katangian ng pag-ibig, malaya. Ikalawa, ang pag-ibig, bukas. Kayang tanggapin lahat. Handang magtiis. Tingnan nyo kayong mga magulang. Pagka ba ang inyong anak ay nagkasala, itatapon na ganin nyo yan? Mahirap sa umpisa. Maaaring baka mapagsabihan mo, masaktan mo, pero kahit magpabalibaligtad ka, yan ay anak mo. At tatanggapin mo ang lahat. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Kayong mga magulang ng inyong mga anak ay hindi nakatapos, maagang nag-asawa, nabuntis, nakadisgrasya, itinakwil ba ninyo? Siguro noong una, galit, may tampo, ay bakit nung lumabas ang inyong apo, kayo po ang nangungunang-unang pumunta doon? Yun ay dahil sa pag-ibig. Kapag may pag-ibig ka, you're open to all possibilities. Bukas ka sa lahat. Handa mong yakapin ang lahat, kahit ang hindi kaibig-ibig, kung ikaw ay tunay na nagmamahal. Ang pag-ibig ay malaya, ang pag-ibig ay bukas. Kailan mo makikita ang pag-ibig ay hindi bukas? Kapag ka gusto mong sumuko, kapag nawawalan ka ng pag-asa. Bakit po? Ang pag-ibig hindi lagi masaya. There are times that love can be experienced even in the most problematic experience of life. Ang pag-ibig minsan umiiyak. Ang pag-ibig minsan nalulungkot. Pero kailanman, ang pag-ibig hindi dapat sumusuko. Ang pag-ibig na nawawala ng pag-asa ay mga saradong pag-ibig. Malaya, bukas. Ikatlo, and I think this is the most important, ang pag-ibig ay para sa lahat. Madali pong ibigin yung mga kaibig-ibig. Napakasarap mahalin ang inyong anak na laging nagbibigay sa inyo tuwing akinsi at katapusan. Ay, paano yung inyong anak na hindi pa nakakatapos? Napakasarap ibigin ang inyong kapitbahay na lagi kayong binabati, lagi kayong binibigyan kapag may handaan. Ay, paano yung inyong kapitbahay na nagchichismis sa inyo? Kaya ang hamon, love should be for everyone. Ang pag-ibig ay para sa lahat, lalo na sa mga mahirap ibigin. You want the best example of love? You look at Jesus. Ang pag-ibig ni Jesus, malaya, pinili niyang mamatay para sa ating lahat. Bukas, handang magtiis hanggang kamatayan at para sa lahat. Dahil ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang sa mga nagmamahal sa kanya. Ito'y para sa lahat. Gusto po ninyong maging tunay at dalisay ang inyong pag-ibig? Unti-unti nating tanungin ang ating sarili. Ako ba'y malayang umiibig? Bukas ba ako sa aking pag-ibig? At ang pag-ibig ko ba ay para sa lahat? Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa that the gospel is reminding us on this 30th Sunday ay pag-ibig na hindi malayo sa atin. Ito'y pag-ibig na nasa sa atin na. Reminder at paalaala sa atin ng Aral Batanggenyo, number 835. Ang kakayahan ng taong pumili ng mabuti para sa iba at para sa sarili, yun ang pag-ibig, ay patunay
na may Diyos. Kapag ikay umiibig, napapatunayan mong may Diyos. Tingnan nyo sa inyong bahay. Kahit minsan ay mahirap, kapag walang pag-ibig, walang kapayapaan, walang pakiramdam ng Diyos. Pero kapag kahit pinipilit mo, pinipili mo pa rin ang maging ang umibig, unti-unting nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. At yun po ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. This 30th Sunday of Ordinary Time is inviting us to love, umibig, hindi yung limitado, hindi yung takot, hindi yung sumusuko, hindi yung namimili, kundi yung umiibig ng malaya, umiibig ng bukas, at umiibig para sa lahat. Upang masagot natin ang ating tanong sa sariling, saan tayo dinadala ng ating pag-ibig? Madadala lamang tayo ng pag-ibig sa Diyos kung ito ay malaya, kung ito'y bukas, at ito'y para sa lahat. Itong hilingin natin kay Jesus sa banal na pagdiriwang na ito. Mamaya po sa pagtanggap ninyo sa Kanya sa banal na komunyon, ibulong niyo po kay Jesus, Lord, grant me the love that is free, that is open, and that is for everyone, upang sa aking pang-araw-araw na buhay, magawa ko ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa aking kapwa at sa aking sarili. Pag-ibig na kayang yakapin lahat, yung malaya, bukas, at para sa lahat. Please all stand. Let us all together profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. God gave us the commandment of love as our guide in everything we do. In faith, let us implore His help and our Lord Jesus Christ. Let our response be, Lord of light and salvation, teach us how to journey in love with our neighbor. Lord of light and salvation, teach us how to journey in love with our neighbor. That the Church, through the Pope, the bishops and priests, and the entire people of God, may be channels of God's love, and with this love, she may continue to seek out the sinners, the prisoners and their victims, the unlovable and the lost. Let us pray to the Lord. Lord of light and salvation, teach us how to journey in love with our neighbor. That our government leaders and those tasked to implement and execute our laws, from our president, legislators, judicial authorities, and local government officials, as well as the police and armed forces, may always be aware that their authority is God-given and that they may exercise it with love, tempered with justice, mercy, and respect for the dignity of all. Let us pray to the Lord. Lord of light and salvation, teach us how to journey in love with our neighbor. That those who have been deprived of love through violence or self-pity may be touched and transformed by God's grace and human kindness. Let us pray to the Lord. Lord of light and salvation, teach us how to journey in love with our neighbor. That parents and families
may make their homes a heaven of love, nurture children in genuine love, and in turn share this love with others. Let us pray to the Lord. Lord of light and salvation, teach us how to journey in love with our neighbor. That those tasked to care for the prisoners, the jail and prison personnel from the Bureau of Corrections, the Bureau of Jail Management and Penology, and the provincial jail guards may do their job conscientiously, and they would consider it more as a mission rather than just an employment. Let us pray to the Lord. Lord of light and salvation, teach us how to journey in love with our neighbor. That those who are actively involved in the prison ministry, the chaplains and volunteers in prison service throughout the country, may continue to give hope to the prisoners and their victims through their life of love and service. We pray. Lord of light and salvation, teach us how to journey in love with our neighbor. Lord, your love gave us life and salvation. Help us to follow your greatest commandment, to love you above all things and love our neighbor as we love ourselves. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. For all those who have envelope offerings, you may drop them at our collection baskets. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look, we pray, O Lord, on the offerings we make to your majesty, that whatever is done by us in your service may be directed above all to your glory, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you lay the foundations of the world and have arranged the changing of times and seasons. You formed man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonder. To rule in your name over all you have made and forever praise you in your mighty works through Christ our Lord. And so, with all the angels, we praise as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna. Name of the Lord.
Hosanna. For those who cannot kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come. Amen. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Saint Joseph, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Let us all stand. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, and lead us not into temptation.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of our Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. For those who cannot kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. But only say the word and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen.
Our second collection is intended for the continuing development of the parish and national shrine of St. Padre Pio. Thank you for your offering. Please all stand. Let us pray. May your sacraments, O Lord, we pray, perfect in us what lies within them, that what we now celebrate in signs we may one day possess in truth, through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. Altogether, Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our mind. Unworthy as we are, we pray that you concede
bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una sa inyo pong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arch entrance. Ito po yung malaking arko dito sa bandang likuran. Tayo po'y may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ito po'y tulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Atin ding ipinagbibigay alam na tuwing Sabado at Linggo, bukas ang ating osteria. Ito po'y lugar dito sa pambansang Dambana kung saan kayo pwedeng bumili at doon kayo kumain. Ito po ay ating itinayo bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements bilang National Shrine. Matatagpuan po ito sa ating parking B. Atin ding ipinatutupad ang panawagang Clay Go, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Mangyaring pakitapon ng basura sa tamang basurahan at huwag kayo mag-iiwan ng kalat dito sa loob ng simbahan. Ipinapaalala din na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar sa inyong pagbisita dito. Mangyaring pakisunod ng mga tamat angkop na kasuotan, ito'y sa pagbibigay galang sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Ang atin pong paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao ay nakahanda na. Tayo ay magdadasal ng nobena sa kanila ngayong unang siyam na araw ng Nobyembre at buong buwan ng Nobyembre nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. May mga available po tayong sobre, makipag-ugnayan kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ang ating kumpilang pamparokya ay sa November 25 para po sa nasasakupan ng pambansang Dambana na may 12 taong gulang pataas at wala pang kumpil. Kung kayo nagnanais magpakumpil, makipag-ugnayan kayo sa opisina hanggang November 7 lamang. Sasalubungin dito at narito po sa atin ang mga seminarista ng ating major seminary. Sila po ay hihingi ng tulong sa pangangailangan ng seminaryo. Kaya kung kayo ay available bukas at ang inyong mga kilala, sila po ay narito sa atin maghapon para sa paghingi ng tulong para sa ating seminaryo mayor. Sa paligid po ng ating simbahan ay mayroong mga information logbook. Kami po'y nakikiusap sa inyo na kung maaari kayo ay maglag, isulat ang inyong pangalan at ang mga kailangang detalye. Ito po'y bahagi ng ating pagpapalaghanap ng higit na debosyon kay Santo Padre Pio at alaala naman ang inyong pagbisita sa National Shrine. Kaya po may mga available po dyan sa paligid. Kayo po ay maglag ng inyong mga detalye para po matulungan ang pambansang Dambana. Maraming salamat sa inyo. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo at ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog ay mag
at gamitin ang mga ito sa pagdadasal ay magkamit ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. We thank all our servers and all of you who participated in this holy sacrifice of the Mass. Thank you very much. Always take care of yourselves. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace and love of Christ. Thanks be to God. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa kitang